Hello and welcome mga boy. So ngayon nga, yung topic natin ay paano kung merong anak etong si Jiraiya at Tsunade. Ano kaya yung magiging kapangyarihan ng anak ng dalawa sa legendary sanin na to? Isa ba ito sa magiging overpower character dito sa Naruto? O magiging manyakis lang, same kay Jiraiya? Well anyway, in my own opinion, kung magkakaroon man sila ng anak, isa to sa magiging prodigy dito sa bayan ng Konoha. Magiging kalat o kilala ang pangalan niya sa lahat ng bayan sa mundo ng Naruto. Syempre, mapapabilang din ang pangalan niya sa listahan sa bingo book. Magkakaroon siya ng mataas na bounty. Dahil na din yan sa background ng pamilya niya at sa influence niya as a ninja. Pero bago nga natin umpisan yan, make sure na nakasubscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. And intro muna tayo mga boy. Sinasabi nga ng iba na pag etong si Jiraiya at Tsunade ay magkakaanak, magiging overpower talaga etong anak nila dahil na din sa bloodline ng ama at ina niya. Pero wait lang, yung alam lang natin na merong kilalang bloodline ay etong si Tsunade dahil isa siyang descendants mula sa Senju at Uzumaki clan. Etong si Jiraiya naman ay nagmula pa sa hindi malaman na angkan, pero okay lang yan. Dahil nga kay Tsunade, magkakaroon ng mataas na chakra reserves ang magiging anak nila. Magandang chakra control at pwede niya ma-access lahat ng chakra nature, same sa mga ancestors niya na sina First at Second Hokage. At dahil naman kay Jiraiya, magkakaroon siya ng access sa Mount Myoboku. Makakasamon siya ng mga higanteng palaka at posibleng matutunan niya ang Sage Mode. Dahil si Jiraiya mismo yung magiging trainer niya. Magiging magaling din siya pagdating sa frog kata o yung karateng palaka. Sabihin na lang natin na ipinanganak etong anak nila after ng Second Great Ninja War. At magkaedad nga sila ni Kakashi. Isa siya sa mga batchmate ni Kakashi, Asuma, Might Guy at iba pa during Academy Days. Ang magiging pangalan nga ng anak nila ay si Arashi o Storm in English. Nalalapit nga ito sa pangalan ng ama niya na si Jiraiya o in English, Young Thunder. Kikilalanin siya sa pangalang Arashi Senju. Yung last name niya ay Senju dahil nga walang apelyedo etong si Jiraiya. At isa pa, mataas ang antas ng family name ng Senju sa mundo ng Naruto. So eto talaga yung gagamitin niya. Sa Third Ninja War nga, magiging malaki yung may aambag netong si Arashi. Bata pa nga lang siya pero mas malakas pa siya kumpara kay Kakashi na alam naman nating isang Jonin level at prodigy din ng Konoha. Isa sa mga rason ay mas madaming jutsu si Arashi sa kanyang arsenal tulad ng Gamayo Endan, Frog Summoning, Slug Summoning, Healing Jutsu, Rasengan, Kagebunshin at ang Monster Strength. Sa murang edad nga ay kaya niya na gawin ang lahat ng yan. Hindi pa niya kaya gamitin dito yung Sage Mode at Mitotic Regeneration dahil medyo napakabata niya pa masyado para matutunan ang mga S-rank jutsu na ito. By the way, after time skip naman kung saan umatake ang Kyuubi sa Konoha, wala si Arashi sa bayan ng Konoha. Nasa Mount Myoboku siya that time, nagsasanay para ma-master ang Sage Mode. Same pa din ang mangyayari, isasakripisyo pa din ni Minato yung sarili niya para lang maligtas ang Konoha. Si Kakashi naman, sa time na to ay isa pa ding Anbu, same sa original story ng Naruto. At after nga ulit ng isa pang time skip, kung saan gagraduate na si Naruto at iba pa niyang kaklase sa academy, hindi si Kakashi yung magiging sensei nila Naruto, Sasuke at Sakura, kundi si Arashi. So sakto lang yung pagbigay natin ng pangalan na Arashi dahil magkatunog lang sila ni Kakashi. Well anyway, si Kakashi dito ay magiging Anbu pa din at maglilingkod under sa leadership ni Hiruzen. Siya yung magiging mata ni Hiruzen sa grupo ni Danzo.
Si Arashi naman dito ay somewhat same kay Jiraiya. Masayahin, kwela at may pagkahilig din sa babae. In fact, nagpaturo pa siya dito kay Naruto paano gumamit ng sexy jutsu. Well, dito nga na time ay sobrang lakas na ni Arashi. Mga nasa Kage level na siya dahil alam niya na paano gamitin ang perfect sage mode. May access na din siya sa nature energy. Ito ang isa sa secret weapon niya sa mga magiging mission nila tulad ng sa Zabuza Arc. Kaya niya na din gamitin yung mga Sage Art Giant Rasengan, Multiple Rasengan at Multiple Giant Rasengan. Wala siyang Rasen Shuriken dahil syempre ang bida nating si Naruto ang makaka-invento nun. Dito nga, hindi niya pa kaya gamitin ang Mitotic Regeneration. On practice pa siya sa ina niya na si Tsunade na dito din sa Konoha naninirahan. Pero kahit nga ganon, malakas pa din siya. Sage Mode plus Monster Strength. Dagdag mo pa ang Summoning Slug at Summoning Toad, pati na yung Healing Jutsu at yung iba niya pang Jutsu. On the same time, kaya niya lumaban at pumrotekta ng kasamahan niya sa isang labanan. Anyway, after nga ng ilang months, during Chunin Exam, ay aatake pa din si Orochimaru. Gagamitin ng Sound 4 ang Four Flames Formation at walang ninja ang makakapasok dito. Mapapatay ni Orochimaru si Third Hokage Hiruzen sa time na to. Hindi makakatulong si Arashi dahil na nga hindi niya magagawang mawasak ang Four Flames Formation. At isa pa, umaasa din kasi siya na kakayanin ni Hiruzen si Orochimaru. Anyway, after nga mamatay ni Hiruzen, kailangan nila ng bagong Hokage. At dito na nga papalit etong si Arashi. So yan yung magiging takbo ng kwento if ever man mag-e-exist or magkakaroon ng anak si Tsunade at Jiraiya. Ang Mitotic Regeneration pala guys ay matututunan ni Arashi during Pain Arc. So malaking busto sa character at power level niya. Pero yun nga, iwan na lang natin dito yung kwento na siya yung naging 5th Hokage. And that's it nga guys. Medyo sobra naman ata yung kwento ko. Kayo ba, ano sa tingin nyo yung mangyayari if merong anak si Tsunade at Jiraiya? Comment down below guys para malaman ko din yung side nyo. At kung nagustuhan nyo na yung video ito guys, ay pakipindot nyo na yung like button. At kung hindi naman, ay like mo pa din. Para balato mo na lang yan, Lodi. And syempre, bago nga tayo magtapos, ay may pa-shoutout muna tayo. So, shoutout nga pala sa kanila. Nicolas Miguel Enriquez, Bruzet PH, Overhand, Sebastian De Guzman, Joshua Jose Navarra, Ran Leoterio, Red the Killer, Lionel Mendoza, Lizard People, JP Biongan, Beast YT, Bart O.P. Cunha, John Brian M. Duran, Norma Bonchita, ZTY Gaming, Zyjan Link, Spectre Remix, Mark Gizer Florido, Jeneline Padaon, JR Catillo, I'm Not No BJ, Kian Steven Lord 2, Mark Kinuevo, Uchiha Obito, Naruto Uzumaki, James Cardillo, Rod Miguel Organez Song, Vince Charles, Jerome Bantillo, and Neil John Garrido. Maraming salamat sa support tayo guys. Keep safe and God bless sa inyo. Abang sa mga next videos pa natin. I love you all and peace out.